Good day mga kahabi, isa na namang napakagandang araw po sa inyong lahat. By the way, this is Weng from RGO Mini Coop at iba pa. And for today's topic mga kahabi is tatalakay natin kung paano ba natin mapupuksa o mababawasan lang naman ang pagdami ng mga daga sa ating mga coop. Kasi nga, nung umuwi ako sa bahay, doon ko lang nalaman na ang dami na palang mga dagang nakatira doon sa ilalim ng pinaglalagyan ng aming mga kulungan. Kaya alam at alam ninyo mga kahabi kung ano-anong dapat gawin. Mga basic lang naman ito pero napaka-effective para sa atin. Kaya stay tuned mga kahabi. Sana'y patuloy ninyong subaybayan ang ating mini vlog. Kaya stay tuned! Kanina ngang umaga nung nabalitaan ko na dumarami yung mga daga sa aming tahanan, in particular sa ilalim ng aming kulungan ng mga fancy chicken. Siyempre, dali-dali kong ginawa is, best tip po talaga mga kahabi is, alamin natin kung bakit ang daming mga daga doon. Isa sa mga nagiging dahilan ay yung availability ng pagkain. Kasi nga, tayo rin naman kasi ang dahilan kung bakit dumadami yung daga doon. Best tip talaga mga kahabi na gagawin is pag nagpapakain tayo ng mga manok, especially sa hapon, dapat mas maaga, mas mainam pag alas 3. If ever na, kasi nga pag hapon na, wala na tayong time para i-check yung ating kulungan if ever na may natira pang mga pagkain doon. May tendency na dadagain talaga yun, which is very critical para sa ating mga alagang mga fancy na maaring maiputan o maihian yun ng mga daga. And pag kinabukasan ay maaari ring makain ng ating mga manok. Alaman na naman natin na ang mga daga ay carrier ng iba't ibang mga sakit, especially yung leptospirosis na nakukuha sa ihi. Kaya very critical yun pag na-ingest din ng ating mga alagang mga manok. Kaya mas mainam na pag sa hapon, pag nagpapakain tayo, kung yung ating mga kulungan naman ay hindi naka-screen na metal, magpakain tayo na mas maaga, mga alas 3, para malaman natin kung maubos nila o hindi. Pag may natira naman, kung may natira, kunin na lang natin at ilagay sa isang lalagyan para kinabukasan pwede nating ipakain ulit. Basta importante hindi nabasa yung pagkain or naiputan ng mga manok. Yun ang pinakamahalaga. Kasi nga pag araw-araw nating ginagawa na nakalagay lang dyan yung sobrang pagkain, dadagain talaga always. Kaya tuloy yung mga daga, mas mainam para sa kanila na doon na lang tumira. Gagawa sila ng tahanan maaring sa ilalim ng mga semento o doon mismo sa ilalim ng kanilang mga kulungan. Gumagawa sila ng lungga kasi nga andun na yung pagkain available na. Kaya doon sila namamalagi. Kaya yun yung isa sa mga tips para maiwasan ang pagdami ng mga daga. Kasi nga pag absent na yung mga pagkain or wala na silang nakukuha, ang tendency doon is aalis yung mga daga. Pangalawang tips mga kahabi is yung ating mga kulungan, mas better na lagyan natin ng mga metal screen na hindi napapasok ng daga kahit na may sobrang pagkaing natira. Kasi nga sa pagkataong ganun hindi na talaga sila makapasok or hindi nila makukuha yung mga pagkain nila. That's the time na may mga daga lead no choice para umalis. And mas mainam talaga lahat ng mga kulungan. Although dyan sa aking mga kulungan, hindi naman sila ginagalaw ng daga yung mga manok natin, even yung mga sisiw. Yung punterya lang talaga ng mga manok ay ng mga daga ay yung pagkain. Yun lang naman yung kanilang punterya. Pero wag na nating hintayin pag nagutom na talaga sila na wala silang makuha tapos may mga sisiw tayo, there's the possibility na kakainin talaga nila yon. Siyempre mababawasan yung ating mga palahi and may tendency pa talaga na magkasakit yung ating mga alagang
mga manok. O, diba? And of course, sa pangatlong strategy naman is yung mga tips, maaari nating gamitan ng mga lason. Yun nga lang ang problema, although na effective din naman yun, the problem is pag namatay yung mga daga, alam naman natin pag ang daga medyo hindi na magana yung kanilang pakiramdam, sumusuksok yun sa ilalim ng kanilang mga lungga at hindi na aalis. Pag doon sila namatay, doon naman tayo mamumblema kasi nga sa masangsang na amoy pag nabulok na yung daga. Yun lang ang downside ng paglalason. And of course, yung pang-apat naman ay yung pagtatrap. Best din yun para pagtrap. And ayan mga kahabi, yan yung mga ginawa natin. Nilagyan na natin screen yung taas, ibaba at saka yung kanilang mga pintuan ng kulungan. Mas mainam kasi yan para protected yung ating mga daga, ating mga manok laban sa mga daga. And of course, safe pa sila, especially sa mga dala-dala ng mga dagang sakit, mga daga na may mga sakit. Hindi naman talaga natin maiiwasan yon, but still, mainam na yung handa tayo kaysa magsisi na tayo sa huli. O, diba? Mas mainam yon mga kahabi. And of course, pala mga kahabi, ipiflex ko lang din yung ating mga tatlong nagkukutang mga short leg nating mga chabo. Yung babae dyan, medyo fault kasi nga yung kanyang butot ipaling, and of course, medyo may problema yung kanyang paa, but still, yung kasiyahan na naibibigay, andun pa rin. Hindi pa talaga siya nababawasan. Piniflex ko lang kasi nga, proud ako kasi nga, yung may mga traits kasi yung ating mga chabo na pwede rin pang show. Kasi nga, usually sa mga pang show is dapat yellow leg, yellow beak, tapos tama yung bilang ng kanilang mga spike sa palong. And then short leg, and then 12 o'clock yung kanilang mga buntot, short back, and then yung tinatawag nating actually hindi naman talaga siya tawag nito yung lowered, short leg siya pero hindi siya lowered kasi nga yan, kita pa rin yung paa although na short leg sila, but still masaya pa rin naman ako kahit papaano ay nagpalabas na ng hindi naman kagandahan kasi yung mga pet quality lang naman yung ating mga palabas, but of course doesn't matter, ang importante is masaya tayo sa ating mga ginagawa. Kaya ayan, kitang kita nyo naman ang liliksi nila, ang cute, although hindi naman sila bilugan yung katawan, hindi rin masyadong maliit yung kanilang leeg. Usually kayo yung hinahanap ko yung medyo maliit, shorter yung leeg tapos mas shorter yung kanilang katawan at bilog kasi dyan medyo hindi. Sa bagay, maliliit pa naman and madidevelop pa naman yan sooner pag sila ay naging mature na. And hopefully, sana ay magkaroon na rin tayo ng mga bagong mga strain. Kumbaga kasi nga, kahit ibibreed ko yan sila ng paulit-ulit, siyempre lalabas pa rin talaga yung original nilang mga itsura. Unless na lang kung magkocrossbreed tayo from other Japanese bantam para magkaroon naman ng mga panibagong improvement sa kanilang breeding and itsura ng ating mga alagang mga fancy chicken. Kaya ayon. And sa may mga ma-share na kaalaman dyan patungkol sa mga fancy chicken, willing po akong willing po akong tumanggap ng mga messages ninyo kung anong mas mainam na gagawin or mas mainam pa na mga strategy para mas gumanda pa yung ating mga palahi, although na wala naman tayong iba pang mga strain ng mga chabo, malay natin baka may ma-share kayong kaalaman patungkol dito, ano yung mga best thing pa na dapat gawin, especially sa breeding, sa tawag nito, sa brooding and culling or etc, pwede kayong mag-share sa akin. At least naman, malaman ko rin kung ano pa yung iba pang mga dapat gagawin, especially sa pagva-vitamins, pakain, kung ano mang mga pagkain na very effective pa para mas mag-improve yung ating mga palahi. At ayan mga kahabi, sana'y nakapulutan ninyo ng aral at kaalaman ng ating mini vlog this morning sa
sana'y patuloy pa po ninyong suportahan ang ating mini vlog at marami-rami pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking vlog. Sana po'y patuloy po ninyong subaybayan ang at tangkilikin, although na hindi pa naman tayo ganoon kadami, but still I'm so thankful kasi nga andyan kayo upang magpatuloy po ang aking mini vlog. At marami-rami pong salamat sa inyo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe para maging updated pa kayo sa mga bago ko pang mga uploads. And maraming salamat sa inyo lahat. At lagi nating tatandaan, mga kahabi, na walang magiging isang kahig o isang tuka. Kung ikaw ay matyaga, always may nilaga. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam!